is the Lord and most worthy of praise. In the city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy.
Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Salamat sa Panginoon sapagkat sa patuloy tayong binibiyayaan at kinahahabagan ng Diyos. Lagi po nating tatandaan, lahat ng bagay na tinatanggap natin sa Diyos, biyaya lang po at habag ng Diyos. Kaya ang lagi nating pasalamatan sa Panginoon na lahat ng bagay na tinatanggap natin, lahat ng bagay na meron tayo ay biyaya ng Panginoon. Kaya nga po ako, grabe po ako magpasalamat kay Lord kahit maliit na bagay. Lagi po akong bumubukas sa labi ko yung pagpapasalamat kasi we don't deserve anything from God. Lagi po nating tatandaan yun. Biyaya lang ng Diyos kung bakit patuloy tayong tumatanggap. Patuloy. Yun yung paglapit sa Diyos, biyaya eh. Yung pagiging anak ng Diyos, biyaya. Yun nga pong pagtawag sa Diyos, biyaya. Kasi kung tutuusin, wala po, wala pong taong karapat dapat lumapit sa Panginoon kasi lahat tayo makasalanan. Through the Lord Jesus Christ lang po, yung pong kamatay ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ang nagbigay sa atin ng karapatan. Di ba? Binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus. Pero kung tutuusin, di ba, wala tayong karapatang lumapit sa Diyos. Dahil lahat ng tao makasalanan. Kaya lahat ng bagay, biyaya lang. Opportunity. Kaya ang pananalangin natin, opportunity. Biyaya po ng Panginoon because of our Lord Jesus Christ. Kaya napakadakila po ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo na nagbigay sa atin ng karapatan na tumawag na ama-ama ko. Nagbigay sa atin ng karapatang maging anak ng Diyos. Nagbigay sa atin ng karapatan para humingi sa Diyos at lumapit sa Panginoon. So kung tutusin talaga, lahat ng bagay ay habag po ng Panginoon. Kaya sa bawat paglapit natin sa Panginoon, wala po talaga tayong pwedeng ipagmalaki, kundi ang Diyos lamang po ang magbigay sa atin ng karapatan, habag at biyaya na patuloy tayong tugunin, abutin sa lahat ng ating pangangailangan. Amen po. Kaya po sa gabing ito, patuloy po tayong lumapit sa Panginoon at ating pong teksto ay matatagpo natin sa 1 Corinthians chapter 4, verse 4. Ang sabi doon, my conscience is clear but does not prove that I am really innocent. The Lord is the one who possess judgment on me. Sabi doon, walang, sa Tagalog, walang bumabagabag sa aking budhi. Ngunit, hindi nangangahulugang wala akong kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Lagi pong pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga salita. Handali tayong yumuko, tayo po ay manalangin at humingi tayo ng gabay, patnubay at pagsama ng Panginoon at patuloy tayong magpakumbaba sa kanyang harapan na minsan pa maranasan po natin yung presensya niya, yung pagsama niya, yung pagtugon sa ating mga panalangin at patuloy na pag-abot sa atin ng Panginoon. Amen po. Lagi nating tatandaan na sa bawat panalangin natin, sa Diyos ang katugunan madali lang. Sa Diyos, sa isang iglap, in a twinkle of an eye, pwede niyang abutin ang lahat. Pwede siyang gumawa ng himala. Pwede siyang, gawin yung mga bagay na sa tingin natin ay imposible. Madali lang sa Diyos. Walang mahirap sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Kaya lang minsan, bakit inaalaw ng Panginoon na yung panalangin natin ay yes? Kasi alam ng Diyos yung puso ng taong nananalangin. Alam ng Diyos paano katagpuin yung taong kailangan niyang katagpuin. Ang sagot niya minsan ay wait. Bakit wait? Kasi minsan may inihintay ang Diyos na response o hakbang na dapat gawin ng isang tao. Kasi ang Diyos po kasi hindi natin siya pwedeng kontrolin. Lord, bigay mo na! Lord, ngayon na! Lord, yes! Lord, huwag mo ako bibiguin. Hindi natin pwedeng kontrolin ang Diyos . Kasi ang Diyos pa rin ang may desisyon sa lahat ng bagay. Ang sa atin lang manalangin, manampalataya, ang sa atin lang tumawag, at yung pagtugon ng Diyos, siya pa rin po ang magdidesisyon. Naintindihan po natin, at hindi, pwede rin ang sagot ng Diyos ay no. Bakit no? Hindi po natin ang kailangan lang natin magtiwala, pero hindi natin kayang arukin ang isip ng Diyos. Bakit yun po ang kanyang katugunan? Pero lahat ng katugunan ng Diyos, mapa-yes, mapa-wait, mapa-no, lagi nating tatandaan, pag nagtitiwala tayo sa Diyos, lahat yan ikabubuti po natin. Okay, balang araw, hindi mo mauunawaan ngayon, pero balang araw, in a long run, pagpatuloy kang nagtitiwala sa Diyos, mauunawaan mo bakit ganun ang katugunan sa atin ng Panginoon. Amen po. So, sabi po sa atin binasa,
ating teksto, my conscience is clear, but does not prove that I am really innocent. The Lord is the one who possess judgment on me. Sa Tagalog, walang bumabagabag sa aking budi, ngunit hindi nangangahulugang wala akong kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Lagi pong pinagpapala ng Diyos sa kanyang mga salita. Sandali tayong yumuko, tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama, sa gabing ito, minsan pa nagpapakumbaba kami sa iyong harapan. Patuloy kaming humihingi ng biyaya at habag mo, Panginoon, na lahat ng bagay na meron kami, biyaya mo, Lord. Grace, we don't deserve anything from you. Dahil lang sa biyaya mo, Panginoon, kaya namin nararanasan ang lahat ng bagay. Bakit kami namin nararanasan ang pag-ibig mo, ang katugunan, biyaya mo, Lord, kung bakit namin nararanasan ang kapangyarihan mo, ang kaligtasan na binigay mo sa amin at lahat ng bagay, Father God. Lord, sa oras na ito, Lord, patuloy naming dalangin ang patuloy mong pagsama sa amin upang patuloy ka naming makilala ng lubusan, upang patuloy kang kumilos sa aming buhay, upang patuloy kaming maging transparent sa iyong harapan at yung puso namin, Lord, kasi transparent. Kita mo ang puso namin, hindi kita ng tao. Kita mo, Panginoon, ang dahilan, ang mga bagay sa puso namin, ang isip namin, kung may dahilan, ano ang dahilan namin, kung totoo kami, kung ano kami sa iyong harapan. Hindi kita ng tao, pero kami hayag sa iyong harapan, Panginoon. Kaya Lord, yung dealing mo sa amin, yung pagkilos mo sa amin, Panginoon, depende ayon sa iyong kalooban. Hindi ka namin pwedeng diktahan. Hindi ka namin pwedeng suhulan. Hindi ka namin pwedeng turuan, Lord God. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Alam mo ang ginagawa mo, Panginoon. Alam mo ang pakikipag-deal mo sa bawat individual, iba-iba, Panginoon. At alam mo, Panginoon, yun. At alam namin, Father God, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Matalino kang Diyos, hindi ka pwedeng suhulan, hindi ka pwedeng payuhan ng sinuman. Alam mo ang ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Father God. Hindi namin mauunawaan lahat, pero ang kailangan lang namin, pagtiwalaan ka namin, alam mo ang ginagawa mo sa aming mga buhay. Kaya Lord, salamat po sa Espiritu Santo na patuloy nagbibigay sa amin ng karunungan. Samahan niyo po kami sa gabing ito, Panginoon, upang patuloy ka naming maunawaan sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay. Ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Ang realidad po sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos, siya yung tatay natin, tayo yung anak. So, siya din po yung Diyos natin, tayo po yung kanyang mga lingkod. So, lagi nating tatandaan na ang lahat ng bagay nakasalalay sa kamay ng Diyos. Hindi natin pwedeng i-controlin kung ano ang desisyon ng Diyos. Hindi natin pwedeng turuan ang Diyos kung ano ang dapat niyang gawin. Ang sa atin, magtiwala, manampalataya, at kung ano magiging response ng Diyos, tanggapin natin mula sa ating mga puso sapagkat siya ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay at makapangyarihan. Kaya nga, lagi tayong, kumbaga parang yung biyaya ng Diyos eh, kung bakit ang lahat ng bagay na ating nararanasan. Amen po. So sa oras na ito, ating pong pag-aralan is the process of sanctification and transformation. By inner healing is not a formula, but a Holy Spirit-led work in the hearts and minds of God's people for the purposes of restoration and reconciliation. In His Word, He has given us the way and the means to help others to implore on His behalf. So it is important to note that while all the ingredients of the process are important to healing, they must not be applied in a rigid formula. Rather, they are to be administered according to the order and direction of the Holy Spirit. So lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin, sa bawat individual, gustong ipaunawa sa atin ng Diyos, hindi ito methodologies rigidly applied. Kasi when methods are used like scientific formulas, the individual's unique needs are violated. Yung po kasing pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat individual, wala, hindi po yan formula.
yan ay gawa at kilos ng Espiritu Santo. Wala siyang parang scientific na kailangan natin ng formula para po yung panalangin ng Diyos sa akin, katulad ng yung pagtugon ng Diyos sa akin ay patulad ng pagtugon ng Diyos sa iyo. Yung pagkilos ng Diyos sa buhay ko ay katulad ng pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Yung dealing ng Diyos sa bawat individual magkakaiba. Depende sa ating character, depende sa ating attitude, depende sa lalim ng relasyon natin sa Diyos, depende sa ating pagkakilala sa Diyos, depende sa laki ng pananampalataya mo. Kaya ngayon, pagtugon ng Diyos sa panalangin ng bawat tao sa Biblia, makikita natin iba-iba eh. Iba-iba po, wala pong formula. Yan po'y kung paano nakikipag-deal ang Espiritu Santo sa atin. Kaya yung healing process natin, iba-iba din. Hindi po ba natin? Doon natin, pinag-aralan po natin ito eh. Yung pong kagalingan na binigay ng Diyos doon sa babaeng 12 years na inaalihan, 12 years na dinudugo. Di ba? Ano sa kanya? Sabi niya, mahawakan ko lang ang dulo ng damit, di ba? Yung dulo ng tela ng damit ng Panginoong Jesus, ako'y gagaling sa kanya paghawak sa tela ng damit ng Panginoong Jesus. Di ba? Sabing ganun. Meron sabi, yung iba naman, sabi naman dun sa ano, sa dun sa, kumbaga parang yung ano, nasa dulundilo ko yung leader ng ano, ng isang, sabi niya, Panginoong Jesus, sabihin mo lang, gagaling na ang aking alipin. Diba? Sabi niya, hindi mo na ako kailangan puntahan sa bahay namin, hindi mo na kailangan pumunta sa amin, dahil hindi ako karapat dapat, sabi doon. Yung ano, yung leader ng isang ano, anong tawag doon, yung grupo, ha? Oo, yung si Jairo, yung leader ng isang ano, ng isang parang isang samahan doon na meron siya yung leader. 'Di ba sabi niya, may mga tauhan ako. Pag sinabi ko doon sa tauhan ko, siya ay susunod. Ganun din Panginoon ikaw. Hindi mo na ako kailangan puntahan sa amin. Sabihin mo lang na gagaling ang aking alipin, siya ay gagaling. So doon natin makikita iba-iba ang dealing ng Diyos. Di po ba? Depende po sa character, depende po sa faith, depende po sa attitude, depende po sa lalim ng relasyon natin at pagkakilala po natin sa Panginoon. Kaya nga sabi dito, maski yung healing process na ginagawa ng Diyos sa atin, iba-iba po. Wala pong method o formula para dito. Kasi sabi doon, methodologies rigidly applied leave no room for the Holy Spirit to prompt or lead you in ministry. Diba? Kumbaga parang mahahadlagan yung gustong gawin ng Espiritu ng Diyos sa isang tao, sa bawat individual, kapag tayo'y nananangan sa formula na kailangan. Pastora Janet, ano bang formula para matugon kami ng Diyos sa pananalangin? Lagi nating tatandaan yung leading ng Holy Spirit ang lagi natin, 'di ba? Sabi doon eh, rigid adherence to a method may miss the heart of the one receiving ministry and may also miss the purposes of God. Kasi yung purpose ng Diyos, kasi may purpose kasi ang Diyos sa bawat individual. May dealing siya sa akin, iba yung dealing niya sa akin. Iba yung proseso ng healing niya sa akin sa proseso ng healing sa inyo. Pero lahat tayo gusto ng Diyos ma-healed, ma-inner healing. Gumaling tayo sa loob. Okay. So, ang kumbaga parang tulad ng sinabi ko sa inyo, may mga tao na dumaan naman sa ang magulang ay hindi mabuting magulang o dumaan sa physical abuse ng magulang, may mga anak na dumaan sa sexually abuse ng magulang, pero hindi sila nagkaroon ng galit, hindi sila nagrebelde. May mga ganun eh. Sa akin po iba kasi po yung puso ko. Ako dumaan po ako paraan ng pagpapalaki ng magulang ko na which is hindi ko nagustuhan, nagrebelde po ako, kaya yun yung patotoo ko sa inyo. Pero may mga anak na pwedeng dumaan the same sa pinagdaanan ko, na ganito yung magulang, na ganito yung magulang, pero hindi sila nagalit, hindi sila nagrebelde, kasi iba po yung puso nila. Ang kailangan lang nila, maunawaan nila na yun ay nagkaroon ng ano sa kanilang character or attitude nila, o maaring iba yung ano, yung parang conception, parang iba yung ano nila, pagtanaw dun sa ginagawa ng magulang nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, kumbaga hindi ko, diba, lagi ko sinasabi sa inyo, hindi ko gine-generalize. Mostly, pero hindi lahat. Naririnig niyo po yan sa akin. Kasi may mga magulang naman na
kumbaga parang mayroong mga magulang naman na, kumbaga ginampanan yung tungkulin nila, yung misinterpretation ng anak dun sa kanila ginagawa ng magulang. Maring may mga magulang naman na ang dating sa anak kaya nagrebelde kasi yung anak ay parang masyadong na baby, yung anak ay parang nag-ano, kumbaga parang tawag doon yung parang yung spoiled brat, parang ganun. Kumbaga, na-abuse naman yung paraan ng pagiging, sobra yung pagiging paraan ng magulang para abutin yung pangangailangan ng anak. Di ba dapat nga sabi natin ay balance. Dinidisiplina at ina-appreciate. Dinidisiplina at minamahal. Dinidisiplina at inaabot. Dinidisiplina at inuunawa. Dapat, ano yun, hindi pwedeng puro pagmamahal, puro pangunawa, puro pag-abot na walang pagdidisiplina. Kaya nga tinasample ko sa inyo yung paraan ng pagdidisiplina ko sa anak ko na pag ganito ang ginawa nyo, meron kayong may ganito, may bunga. Pag hindi ganito, gawin mo yung dapat, ay bibigay ko yung gusto mo, ibigay mo yung gusto ko. Pag hindi mo na ibigay yung gusto ko, sa pag pinag-usapan natin, huwag kang magdaramdam kasi bakit may gagawin si mama. So ganun po, may disiplina, may pangunawa. May disiplina, may pagmamahal. May disiplina, may pag-abot. Pero kailangan may hindi aalisin ang disiplina. Yung iba naman, bakit din nagrebelde? Ba't nasira ang buhay? Bakit iba ang attitude, iba ang character? Na-spoiled brat naman. Kumbaga parang nasobrahan naman yung pagiging mabait, yung pagiging yung pagmamahal, nasobrahan naman yung pagpapakita, pangunawa, na hindi na nagawang disiplinahin yung anak. Nagigets niyo po ibig ko sabihin. So hindi ibig sabihin mga anak na lumaki sa hindi maayos na magulang, hindi lahat ng anak nagre-rebelde. May mga anak na lumaki sa hindi maayos na magulang, pero ang anak hindi naggalit, hindi nagrebelde, pero ginawang stepping stone 'yon para maging maayos ang kanyang buhay. Oh, naiintindihan niyo po ibig ko sabihin. Kaya yun ang gusto ipakita nito sa yung methods are used like scientific. When methods are used like scientific formulas, the individual's unique needs are violated. So kapag daw yung methods daw ang ginagamit natin parang scientific formula, yun daw unique individual's uniqueness ay nababiolate po natin. Magkakaiba po kasi tayo ng kaisipan, magkakaiba po tayo ng damdamin, magkakaiba tayo ng pagtanggap, magkakaiba po tayo ng principles. Magkakaiba tayo ng ano eh, 'di ba? May mga tao pag sinasaktan mo lalong umaayos. May mga tao naman pag sinasaktan mo lalong nagiging worst. Depende po individual. We are unique. Walang, there are no two persons alike. Maski kambal magkaiba. Maski kambal magkaiba ang ugali. Magkaiba ang paraan ng ano, pagdidil ng magulang. Kaya nga pag sampung anak mo, sampung ugali yan. O, diba? Iba-iba po. Kaya nung sinasabi dito sa atin ng Panginoon, pero mostly, kumbaga parang, misa naman, halos ganun ang response. Na pag ganito ang trato ng magulang, halos ng anak nagre-rebelde. Pero hindi lahat. Okay, kiniklear ko po sa inyo yan. Kasi yung ating pong healing process o healing message, ba't sasabi mo, ba't si pastoran, ba't ganun agad yung ano sa kanya ng Lord, ba't siya gumaling agad, ba't ako hanggang ngayon nag-i-struggle ako, ba't ngayon hanggang ngayon, di ba? Binatawad ko naman yung magulang ko, pero bakit ngayon hanggang ngayon nag-i-struggle ako? Yung magulang, ako naman hindi. Meron man nagsasabi sa atin, hindi ko kailangan ng healing process. Bakit? Hindi naman ako nag-rebelde sa tatay ko eh. Hindi naman ako nag-rebelde sa nanay ko eh. Naging ano, ginawa ko nga yung stepping stone para magtagumpay. Yun nga, in every rule, there's always an exemption. Kaya lang dinidil po natin, pinag-aaralan po natin para maunawaan natin na may mga taong dumadaan sa proseso. Pero marami nagme-message sa akin, sinasabi, Pastora, totoo po yung sinasabi mo. Relate na relate po ako. Kasi ganun po yung naging damdamin ko sa father ko o sa mother ko. So yun po. So every individual, may uniqueness tayo. So hindi natin, wala tayong formulang sasabihin, kundi yung leading, yung pagkilos ng Diyos, kung paano makipag-deal ang Diyos sa iyo. Kasi ang dealing ng Diyos sa atin, individual, iba-iba. Iba ang level ng relationship ko sa inyo sa level ng relationship mo kay Lord. Iba yung level ng faith ko kay Lord. Iba yung level ng faith mo. Kaya nga sabi ni Lord, huwag mong hahanapin yung sarili mo sa iba. Madidisappoint ka. Kung committed ka, huwag mong i-expect lahat ng kasama mo sa paglilingkod. Committed. Huwag mo yon. Kung ikaw ay
Kung ikaw ay faithful, di ba huwag mong i-expect na lahat ng kasama mo faithful. Kung sa pamilya mo, lahat kayo ay mapagmahal, huwag mong i-expect. Di ba, meron nga sinasabi nila, meron daw ano, yung black sheep sa family, meron talagang isa minsan na nahihiwalay o naiiba. Gusto ipakita rin sa atin ng Panginoon yung dealing niya sa atin, individual. Kaya nga ang kaligtasan, individual. Ang relasyon sa Diyos, individual yan. Kanya-kanya tayong accountability. Pero ang maganda, gusto ipakita rin sa atin ng Panginoon, ba't natin pinag-aralan yung inner healing? Basta walang nakatago dito sa loob. Healed ka. Ano man ang nakaraan mo, healed ka sa nakaraan. Yun ang gusto ng Panginoon. Mabuti, masama ang magulang. Mabuti, hindi naman lahat ng magulang masama. Ah. Meron din mga magulang na alam ko, may mga magulang na maganda pagpapalaki sa anak. May mga magulang din alam ko na naging maayos sila. Tinrato ng tama ang anak kung paano. So, meron talaga, hindi naman lahat, hindi nga general. Pero gusto ng Panginoon, huwag tayong mag... Ang gusto na ipakita sa atin, heal tayo sa puso natin. Walang pagtatampo. Maring sa iyo, hindi sa magulang. Maring ang iba sa atin, ang wound nila sa teacher. Baka yung teacher may favoritism. Baka yung wound o yung mga sugat nila, hindi dulot ng magulang. Maring tama ang maayos ang pagpapalaki ng magulang. Hindi man perfect, maayos ang pagpapalaki. Baka naman yung sugat ng kanilang puso, ng nakaraan nila, pwedeng tiyahin, pwedeng pinsan, pwedeng tiyuhin, pwedeng lolo, pwedeng lola. Kaya nga binabanggit ko po lahat, eh di po ba? Pwedeng ibang tao, pwedeng yung ninang, o, di ba? Pwedeng yung kapitbahay, o yung pwede po. Basta lahat tayo, meron tayong sugat sa nakaraan. Dahil hindi naman lahat ng taong nakasalamuhan natin nung habang tayo lumalaki, eh perpekto o maayos ang trato sa atin. Naintindihan po natin. So ituloy po natin. So methodologies rigidly applied leave no room for the Holy Spirit, di ba? Pag meron kang methods na dapat may yung inaano natin, parang inaalisan mga na ko-control kumbaga yung Holy Spirit na mag ano kung ano yung leading niya. Lagi tayong tatandaan yung Holy Spirit, dapat lagi tayong sensitive kung ano yung leading ng Holy Spirit sa atin. Amen po. Okay, unang dapat gawin para yung healing process ay patuloy nating maranasan. Anong dapat nating gawin sa bawat na individual na kakasalamuhan natin? Especially, syempre, family. But family kasi sila yung araw-araw mong kasama. Sila yung mababantayan mo. Pag ang tao lagi mong kasama, sila yung pwede mong mapansin, manotice mo. Una mong titingnan, sabi doon, okay, kaya nga sabi doon sa teksto natin eh, walang bumabagabag sa aking budhi. Ngunit hindi nangangahulugang wala akong kasalanan. So maring yung iba nagigilty sa nakaraan nila, pero mayroong mga taong hindi nagigilty, pero hindi ibig sabihin wala silang kasalanan. Yun yung sinabi ni Apostol Pablo, walang bumabagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangangahulugang wala akong kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. So yung dealing ng Diyos sa atin, individual, according sa uniqueness natin. Naintindihan po natin, hindi natin pwedeng ikumpara sa iba. Okay, so sa Tagalog, my conscience is clear, but does not prove that I am really innocent. The Lord is the one who possess judgment on me. Kaya nga individual. Tuloy natin. So ang sabi po dito, examine the fruit. Lagi nating titingnan kasi nga yung puso hindi natin nakikita. Lagi nating titingnan yung bunga. Kaya doon natin makikita, di ba, kapag ang isang puno, maganda ang bunga, ibig sabihin, maganda ang pag-aalaga nung ang puno na yun ay itinatanim. Kasi bakit? Sa bunga mo makikita. Pero pag ang bunga nakikita nating tuyo, ang bunga, ano, parang ano yun, bubot, ang hindi siya kumbaga, hindi talaga yung pinaka-the best na bunga. Kaya nga sa bawat sitwasyon sa atin, huwag agad tayong kumbaga parang doon natin makikita na examine the fruit. Diba yung bunga, bakit ganito bunga niya? Okay, kumbaga parang, sabi kasi sa Luke 6:43, for there is no good tree which produces bad fruit. Nor on the other hand, a bad tree which produces good fruit. Kasi Bible nagsabi, hindi pwedeng mamunga ng mabuting bunga ang punong mas ano, hindi mabuti, sabi doon. Basahin nga natin sa Tagalog, Luke 6:43. Ang linaw-linaw po kasi ng pagkasabi dito. Kaya lagi nating titin sa bunga natin makikita kung ano yung pinagmulan o yung puno. Sabi doon, Luke 6:43. Sabi po, nasahin po natin.
Luke 6:43, sabi niya, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at di rin nakapuputi ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib niyang kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Bible nagsabi, ang mabuting puno hindi pwedeng mabunga ng masama. Ang masamang puno, hindi pwedeng mamunga ng mabuti. Kaya nga yung puno, paano mo siya i-judge? Sa bunga. Ganyan din tayo. Hindi natin i-judge yung mga taong nakapaligid sa atin. Pero minsan, nakikita natin yung kanilang pagkatao sa bunga. Kasi sabi ni Lord, you will know them by their fruits. But we're not judging. Sinasabi lang natin na maaaring yun ang laman ng puso niya. Bakit sabi lang, kung ano raw ang laman ng puso, yun ang lumalabas sa bibig. The abundance, pag sinabing, the abundance of the heart, the mouth speaketh. Yung laging bumubukas ang bibig, yan yung laman ng dibdib. Hindi lang minsan, yung laging bumubukas sa bibig, yun ang laman ng dibdib. So, sabi po doon ng Bible. So, ano gusto doon? Examine the fruit. Hindi ibig sabihin, kumbaga parang we're judging or judging. Bakit natin ini-examine ang fruit? Para ma-healed natin yung puno, yung loob. Kasi yung bunga, hindi mo pwedeng sabihin na paano mo ma-healed ang puso, hindi mo kita. O, paano mo siya makikita? Paano mo malalaman yung puso ng anak mo may problema? Examine the fruit. Bakit gusto ng Diyos i-examine natin yung fruit? Para yung healing, makita natin na kailangan ng healing. Hindi para i-judge yung tao. Ibig sabihin, ipanalangin natin na ang taong ito pagalingin ng Diyos sa inner niya. Bakit pangit ang lumalabas? Ibig sabihin, may problema sa loob. Okay, naiintindihan? Para alam natin kung paano tayo magmi-minister sa tao. Yung bunga, examine the fruit, sabi ng Panginoon. Para alam mo ang ididil mo sa tao. Kasi hindi natin sila kilala. Yung dealing natin kay Lord, kaya examine mo yung bunga niya. Pag nakita mo ganito yung bunga niya, ay, ito pag kita mo taong to parang kulang sa pansin. Parang laging kumukuha ng attention. Tingnan mo yung bunga niya. Bakit parang kailangan ganito lagi? Oh, 'di ba? Ibig sabihin, alam mo kung paano mo ididil sa panalangin yung taong 'yon. Bakit nakikita mo yung bunga niya? Ibig sabihin, may problema siya sa loob. Okay. So, yun yung process ng healing. Kaya kapag nakita mo sa sarili mo, Lord, hindi pa ako totally nagpatawad, Lord, kasi ito lumalabas pa rin sa bibig ko Lord, hindi pa rin ako totally nagpatawad, Lord God. Ma-examine mo yun sa sarili mo, bakit nag-iisip pa ako ng masama sa taong yun Nag-iisip pa ako na ano, natutuwa ka pa ako pag may nangyayaring hindi maganda sa kanya. Nag-iisip pa ako na taong to na sana ganito, buti nga siya, parang minsan, hindi ko sinasabi pero nasa isip ko, sa ibig sabihin yun ang laman ng puso ko. Examine the fruit para malaman mo kung totoong ikaw ay healed na o nasa process pa rin ng healing o hindi pa talaga gumagaling. Naintindihan natin. So, examine the fruit. Pangalawa, ask questions. Magtanong ka sa sarili mo, Lord, kaya ko na ba siyang i-bless? Lord, kaya ko na bang humarap sa kanya tong taong ito na kumbaga parang pinatatawad ko na pag nagkita kami, ano kaya magiging ano ko, reaction ko? Ano kaya? Okay, you can ask question. Pwede kay Lord. Una ka magtanong kay Lord. Lord, pakita mo sa akin, totoo na ba kang nagpatawad ako, Lord? Totoo na bang siya ay ano? Siya na ba ay talaga, Panginoon, ay ano? Totoo bang nagsisi na ako, Lord? Totoo ba, Lord, na ang puso ko, totoo na ba sa harapan mo? You can ask question. Tumutugon ng Diyos. Pwede din sa mga trusted persons, di ba? Sa husband mo, sa friends, o kaya sisters in Christ, di ba? Na pwede mong pagsabihan na may ano ba, sa tingin mo ba, napatawad ko na yung father ko? Sa tingin mo ba, okay na yung heart ko sa taong yun? Di ba, mga trusted person mo, pwede kang magtanong na kung talagang ano na, ngayon ikaw'y totoong nagpatawad, pwede kang magtanong kung may nakikita na siyang pagbabago sa'yo, pwede kang magtanong sa mga trusted person sa paligid mo. Okay. Bakit? Para makita mo yung process ng healing ng Diyos.
para makita mo talaga yung proseso, para ano, bantayan mo yan kasi mahalaga po yan. Sabi doon, pangatlo, ask the Holy Spirit to connect us with other people, spirit to spirit, heart to heart. Our God-given empathy helps us to understand the other's needs from within their heart. Kasi yung empathy, ayaw ni Lord, inaalis sa puso natin. Kaya ano natin, ask natin sa Holy Spirit, kung alam mo yung anak mo, asawa mo, o may friend ka na alam mo na nag-open sa'yo, na matindi ang galit sa magulang, sa asawa, sa boyfriend, from time to time, ask the Holy Spirit na ano, na spirit to spirit, heart to heart, na ma-discern mo talagang yung kapatid mo, o ikaw mismo ma-discern mo, o yung kamataang mahalaga sa'yo, yung anak mo, asawa mo, kung totoong nakalaya na sila sa mga bagay na gusto nilang isuko sa Panginoon. Amen po. Para matulungan natin sila sa healing process nila. Kasi minsan may mga tao kasing hindi lahat kasi outspoken na nagsasabi ng nararamdaman nila. Hindi tayo pare-pareho. Ako outspoken po ako. Talagang nag-a-approach po ako pag hindi. Kasi ayoko pong ang puso ko may dala-dala. Kasi hindi mo ako mapapagsalita pag ang puso ko may dala-dala. Kaya ako kapag meron ako naramdaman, alam ni Pastor Jack yan. Oo, sinasabi ko sa kanya. Kasi ako pag nasabi ko na wala na. Hindi po ako nagtatanim. Hindi po ako mapagtanim. Hindi po basta gusto ko lang malaman ng tao. At minsan, magtatanong din ako sa minsan sa close ko na tama ba yung ginawa ko? Maski sa asawa ko, tama ba yung ginawa ko? Correct me kung mali yung ginawa ko, kasi pwedeng mali yung naramdaman mo, mali yung inisip mo, mali yung ginawa mo. Pwede din, di ba? Kasi mas maganda. Pero hindi lahat ng tao outspoken. Meron talaga mga tao. Yan yung mga taong, ano, kumbaga silent, ano, yung mga silent, ano tawag dito? Yung tahimik lang sila, pero nasa loob. Alam nyo, yun ang mahirap na sitwasyon. Mahirap po, akala nyo madaling magtago ng nararamdaman? Akala nyo madaling magtago ng totoong pagkatao mo? Alam mo, mahirap, alam mo madaling magtago? Mahirap po. Kasi kahit anong tago mo dyan, lalabas at lalabas yan. O, at pag yan ay tinago ng tinago, the more worse kapag yan ay sumabog na. Kaya hanggat maaari na ito ay kaya mo pang kontrolin at ito'y maliit pa, dapat nilalabas na. Kaya nga kailangan natin ng trusted person. Una kay Lord, kung wala kang taong gustong pagsabihan, iyak mo sa Diyos, sabihin mo sa Diyos, kasi dapat na ilalabas yan. Yan yung karaniwang taong nasisira ang bait, yan yung karaniwang taong, yun, alam nyo ba ba, yung, ano, yung laman ng puso natin, unforgiveness, yung mga laman ng puso nating anger, yung mga laman ng puso natin, karaniwan ang bunga niyan pag hindi na ilalabas, ano, may nasisiraan ang bait. Yung iba nagpapatiwakal, iba depression, yung iba stress, yung iba anong nangyayari kapag yung nakakapatay, yung iba ganun. Kumbaga parang yung nasa loob nila, yung iba nagkakasakit sa sobrang pag-iisip kasi hindi masabi, hindi mailabas, nagkakasakit. Yan po. Kaya po, gusto ng Diyos, examine the fruit, tingnan mo yung sarili mo, examine mo, ask questions sa Diyos o sa sino mang trusted person mo, then ask the Holy Spirit to connect us with other people. Kung ikaw okay na, connect ka Lord, kung sa anak mo, connect, di ba? Discern mo yung anak mo kung may problema. Ito nga sinasabi ko sa inyo, pagtahimik at walang kibo, o kaya minsan naman, nababago yung character, tahimik, ngayon biglang nagiging maingay. Abay, mag-question ka, baka may something misa, kasi yung tawa ng tawa, hindi lahat ng ngiti totoo, hindi lahat ng tawa totoo. O, kung okay ka lang, hindi masamang mangungusta. Kaya kung minsan, di ba, pag may time ako, kinukumusta ko kayo, may nakakatanggap sa akin na message dito, kumusta na po kayo, hello po, nangungumusta lang po. Kasi bakit? Kasi may mga sitwasyon tayong hindi maiiwasan. Kaya mga anak ko, pagtahimik, tinatanong ko yan. Si Pastor Jack, pagtahimik, tinatanong ko, Dad, ba't malungkot ka? May problema ba? Kasi may mga taong hindi outspoken eh. May mga taong kung hindi mo tanungin, hindi magsasabi. So ikaw, pag nadidiscern mo, nararamdaman mo, magtanong ka. Pwede kang makatulong para yung healing process nila, matulungan mo sila. Amen po. So yun, bakit? Yung discerning. Next, true words of knowledge. For
1 Corinthians 12:8, for to one is given the word of wisdom through the Spirit, and to another the word of knowledge according to the same Spirit. Ask questions to confirm what you think you've discerned. Diba? So, knowledge of the Holy Spirit. Kung meron kang na-discern na something sa isang tao, ask question. Mahirap mabuhay na lagi ka nag-isip, mali pala yung iniisip mo. Nagkakaroon ka ng damdamin dun sa tao, mali pala yung nararamdaman mo dun sa tao. Ngayon, anong maganda para ma-clear ka? Ano? Talk to the person o kaya ask questions para. Kasi, isip ka ng isip, isip ka ng isip, mali pala yung iniisip mo, nagkakasala ka sa isip mo. Damdam ka ng damdam, yung pala hindi pala yung tapan. May mga sitwasyon na ganyan na parang nagdadamdam ka sa asawa mo, yung pala hindi pala asawa mo ang nagsabi. May nakarating sa'yo na sinabi daw ng asawa mo ganito, hindi pala asawa mo nagsabi. Kumbaga parang inano niya lang, kumbaga parang inulit niya lang, pero iba pala ang nagsabi. Ikaw naman masamang masama loob mo sa asawa mo, ikaw naman isip ng isip. One time nagkaroon ka ng lakas na loob i-approach yung asawa mo, dun mo nalaman yung totoo na hindi pala sa kanya galing yung narinig mo, hindi pala siya ang nagsabi. Oo yun, alipin ka ng damdamin mo ng matagal na panahon, hindi mo kinapakawala. Kaya nga sa Bible, di ba, may against ka sa isang tao, anong utos ng Bible? Puntahan mo, kausapin mo ng personal one-on-one yan ang tamang proseso. Kausapin mo, parating mo sa kanya, yung damdamin mo, yung iniisip mo, yan ang tamang proseso sa Biblia po. At pag hindi nakinig, sabi ng Bible, bring someone. Magdala ka ng isa na magiging witness nyo at kausapin mo siya uli. May witness na pag kinausap mo uli. Okay. At sabi pangatlo, pag hindi pa rin nakinig. At sabi dun, tsaka mo sabihin sa kongregasyon, tsaka mo sabihin sa mga, sa grupo. Pero yun ang proseso. Bakit? Para makalaya ka, alamin mo yung totoo, tama ba yung nararamdaman mo? Alamin mo kung tama yung iniisip mo. Hindi alipin ka, isip ka ng isip, nagdadamdam ka na hindi mo inaalam yung side, hindi mo naririnig. Naintindihan po natin. So sabi doon, ask questions to confirm what you think you've discerned. Diba? Alamin mo kung totoo, tama ba? Baka naman hindi ganun yung iniisip mo. Okay, next. Humbly allow the person to accept or reject the word. Ngayon, kung tinanong mo at tinanggap niya, di thank you, di ba? Nagkaliwanagan kayo. Pero pag sinabi niyang hindi, totoo yung iniisip mo sa kanya at nararamdaman mo, tanggapin mo din. Naintindihan natin, hindi mo i-insist kung ano yung nararamdaman mo after mong marinig yung side niya. So yan po yung, healing process to eh. Parang sa magulang, tinan mo yung papa ko, nung ako'y humingi ng tawad sa kanya, sinabi ko lahat, sabi niya wala na yun, tapos na yun. Kumbaga parang narinig ko sa kanya, narinig niya na sa akin kung ano yung ginawa ko, minumura kita noon, sinisiraan kita sa mga kaibigan ko, sinasabi ko wala kang kwentang ama, na ganito ka, nagdadala ka ng babae, sa ganito, sinabi ko sa kanya lahat yun. Sorry po, kasi tatay kita, dapat hindi ko ginagawa yun, dapat nga ako nagko-cover sa'yo, ako nagtatanggol sa'yo, dapat nga tatay kita, yung kahinaan mo, tanggap ko, hindi ko pinamamalita. Di ba? At least narinig ko sa side ng father ko na tapos na yun, nakaraan na yun. Kaya sabi niya, kalimutan mo na yun. At least narinig niya na, narinig ko sa side niya na tinatanggap niya yung aking pagsusorry. Pero sabi ko, bless mo ko, gusto ko marinig sa bibig mo na binibless mo ko. Di ba? Kumbaga, naghiwalay kayo, clear. Kumbaga na di ba? Kumbaga parang hindi ka lang nag-iisip, kasi hindi naman lahat na iniisip natin tama, hindi naman lahat na nararamdaman mo tama. Ask knowledge kay Lord, ask ka kay Lord ng discerning, ask ka kay Lord ng wisdom, paano gagawin mo para ma-clear ka. Hindi kasi lahat na iniisip natin sa tao tama, hindi lahat na nararamdaman natin sa tao tama. Ngayon mag-inis ka kay Lord ng wisdom, paano gagawin mo, discerning, knowledge, para maunawaan mo, totoo ba yung iniisip ko? Totoo ba yung nararamdaman ko? Totoo ba na ginawa to? Bakit ako pinamigay ng nanay ko? Bakit ako pinaampon? Bakit alamin mo yung totoo? Huwag ka agad marinamad, yung nanay mo kasi ganito, huwag ka agad alamin mo mismo dun sa tao na nagkasala sa'yo, bakit niya nagawa yun? Naintindihan natin. Yun ang gusto, para yung healing process. Diba, through katotohanan ang magpapalaya. Alamin mo yung katotohanan. Bakit? The truth hurts, but the truth will set you free. Pag ang nalalaman mo hindi totoo, hindi ka makakalaya.
Oh, naintindihan natin. Then, ang sunod dito, true visions or dreams from the Lord. Pwede rin, di ba? Talk about this. They may reveal deep things of the heart. Di ba? Minsan kasi nakatago. Minsan, bakit kita, alam mo, napapanaginipan kita. Maring na napanaginipan. Binigay ni Lord sa'yo ang panaginip para sa isang kapatid. Tanungin mo siya. Alam mo, sister, likausap tayo. May problema ka ba? Kasi napanaginipan kita sa panaginip ko. Iyak ka daw ng iyak. Something wrong ba? Maano yun? Para ma-reveal yung healing process ng tao. O kaya ikaw, merong nagsabi sa'yo, alam mo, Pastora Janet, napapanaginipan kita, ganito yung panaginip. Para makita mo sa sarili mo, Lord, anong mensahe ng panaginip? Ba't binigay mo ko sa kapatid na yun para mapanaginipan ako? Lord, anong mensahe? Lord, yung puso ko, ayos po ba? Healed na po ba ako? Lord, ano po mensahe? Maraming paraan para i-reveal ng Diyos yung healing process niya sa atin. Kung may nangyayari sa loob natin, kung meron tayong sitwasyon. Kaya minsan inaalaw ni Lord, mapanaginipan tayo ng iba. Pag may nanapanaginipan kayong tao, approach the person. Baka mensahe ng Diyos yun sa kanya. Huwag nating sarilinin. Pero sabihin natin ng maayos, alam mo, napanaginipan kita, hindi ko alam kung bakit, baka may mensahe si Lord sa'yo. Baka mayroong gustong ano. Pwede kasi sa dreams, knowledge, may binigay na knowledge sa'yo si Lord, discerning. Approach the person, pero tamang approach, naintindihan po natin. Amen. Okay. Next, all ingredients of the healing process are to be grounded in Scripture. At their center are these three which call us to wholeness. Pero, diba, sabi ito, dapat ano doon, nakakapaloob yun. Yung mga bagay na yun, ang ginagamit ng Diyos, yung mga sinabi ko kanina, para yung healing process, malaman mo talaga bang, Lord, nasa proseso na ako ng healing? Lord, nagpatawad na ba talaga ako ng totoo? Lord, nagrepent na ba talaga ako ng totoo? Lord, baka may, yung mensahe ng Panginoon na meron ka pang tinatago sa puso mo. Minsan, kailangan hingi tayo ng wisdom kay Lord. Amen. Sunod, huwag aalisin yung pinaka main ingredients, repentance, pagsisisi, confession, paghahayag, pag-amin, forgiveness, at pagpapatawad. So yung tatlong yan, yan ang kailangan sa healing process natin. Sa pagsisisi, kailangan yung tunay, inano ko sa inyo yung tunay na pagsisisi, na acknowledge mo na nagkasala ka sa Diyos. Paano pang anong ingredients ng pagsisisi? Ina-acknowledge mo na ano, nasaktan mo ang Diyos. Ina-acknowledge mo na nasaktan mo ang asawa mo, anak mo. Pag walang pagtanggap, mahirap kang ma-healed. No reason out. Hindi ka na dapat, ano yun? Hindi ka na nag, ano yun? Reason out. Kung baka parang wala ka nang yung, hindi mo na kailangan magpaliwanag. Kailangan acknowledge mo na kasalanan ginawa mo. I-acknowledge mo sa sarili mo, nasaktan mo ang Diyos. Ina-acknowledge mo, nasaktan mo ang anak mo, ang asawa mo, o mga taong nakapaligid sa'yo. And then, accept the full responsibility ng ginawa mo. Pag wala yan, and then, yung determination to change sa tulong ng Panginoon. Pag wala yung mga ingredients na yan sa repentance, hindi ka totoong nagsisisi. Pag nag-reason out ka pa, hindi totoong pagsisisihan. Kailangan yung acknowledgement, pagtanggap na inaamin mo, mali yung ginawa mo, nakasakit ka, nagkasala ka sa Panginoon. Accept the full responsibility. Okay. Anong ingredients ng confession? Paghahayag o pag-amin? Una sa Diyos. Kung kaya, kay Lord, iamin mo, bukan ng labi mo. Gusto, naririnig ng Diyos. Ipahayag eh. Hindi naman sinabing isipin. Hindi naman sinabing ibulong. Ipahayag. Gusto ng Diyos. Ipahayag ng labi mo na nagkasala. Diba sabi ni David, tunay nga akong nagkasala. O sabi ng ni Propeta Nathan, pinatawad ka na ng Diyos. Pero, yung consequence, gusto ng Diyos ipahayag. Okay, ano ingredients? Pag-amin. Kung kaya mo ngayong sabihin dun sa tao, pwede din. Kung kaya mo, may lakas ka ng loob na aminin sa tao yung kasalanan mo, pwede rin. Pero din, kung kaya mo na i-confess dun sa taong ginawan mo ng hindi maganda. Okay. Ingredients ng forgiveness, pagpapatawad, yun, pinag-aralan natin yung forgiveness. Diba? Hindi daw to yung feel sorry, yung pagpapatawad daw, hindi lang para sabing nagpatawad ka. Dapat alam mo yung dahilan bakit ka nagpapatawad. Pinag-aralan po natin yung pagpapatawad. So yung mga ingredients. It is by these three acts that we are reconciled to God and His body. Kasi ito lang proseso ng healing na ito para ma-reconcile tayo sa Diyos at sa kanyang katawan. Sabi doon,
repentance exercise godly grief based on love for God and for those who have been wounded, resulting in real change. Godly sorrow leads to repentance. Worldly sorrow leads to regrets but no desire to change. Nagsisi lang pero ayaw magbago. Nagsisi lang pero ayaw talikuran yung maling ginawa niya. Pero ang godly sorrow, may determination to change, humihingi ng tulong sa Diyos. Okay. Sabi doon, it is not enough to wish we've done better or to feel sorry for ourselves. Hindi lang po yung mag-wish ka lang na, sana, hindi ko na lang ginawa. Nagsasorry ka sa sarili mo. Sorry talaga, ba't ko ba ginawa yun? Hindi lang enough yun. Kailangan may determination ka to change at iiyak mo sa Diyos, hihingi ka ng tulong sa Panginoon. And confession, James 5:16, therefore confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed. Diba? Confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed. Ang healing ay patuloy mong mararanasan kapag kaya mong i-confess. Ako, marapa ko sa Father ko kasi gusto ko ma-healed. Sinabi ko kung anong ginawa ko sa kanya kasi gusto ko talaga totally ma-healed. Amen. By confession, we bring what has been held in secret to the light. Kasi pag kinoconfess, nawawala ng power yung kasalanan. Kasi ang kasalanan karaniwan tago yan. Walang nagnanakaw na tago, ay nahayag. Walang magnanakaw na nagpapaalam. Walang nangungupit na nagpapaalam. Ang magnanakaw, ang nangungupit, tago yan. Okay, wala pong nangangalo niya ng hayagan. Oh, hindi po ba? Karaniwan 'yan sa umpisa tago. Oh. So karaniwan ng kasalanan sikreto. Pero pag hinahayag mo 'yan sa liwanag, nawawalan siya ng power sa iyo. Kaya mahalaga yung confession. Oh, bakit? Eh alam na eh. Oh, hindi mo na itatago. Oh, ibig sabihin noon, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us. Nawawalan ng kapangyarihan ang kasalanan pag inihahayag sa kadiliman. Okay. So whenever people truly confess and ask God to forgive them, we are to be ambassadors of Christ to ensure that them that they are forgiven. Our authority to pronounce forgiveness is biblical. Receive the Holy Spirit if you forgive the sins of any, their sins have been forgiven them. If you retain the sins of any, they have been retained. Diba? Kapag hindi mo raw pinatawad ang isang tao, hindi siya patatawarin. Pero pag pinatawad mo siya, patatawarin. So yung ikaw naman, pag ikaw naman hininga ng tawad, release mo naman yung pagpapatawad. Release the forgiveness para makalaya sila, para marilis sila. Kailangan po natin yun. Sabi dun sa John 20, oh, receive the Holy Spirit if you forgive, kapag pinatawad mo, the sins of any, ng sino man sa mga ito, their sins have been forgiven. Sila ay patatawarin. But if you retain the sins of any, pero pag yung hindi mo sila pinatawad, yung kasalanan nila na kumbaga parang retain, di ba? The sins of any, they have been retained, mananatili. Oh, kaya gusto ni Lord, pag ikaw naman ang ginawa ng kasalanan, nag-confess naman, release mo yung pagpapatawad. Release mo yung forgiveness para totally makalaya yung tao. Amen? Okay. To forgive those who have hurt them, to forgive themselves. Kailangan din patawarin natin yung mga nakasakit sa atin or yung nasaktan tayo. Kailangan daw tayo magpatawad. Patawarin natin yung mga nakasakit at kung nasaktan tayo, patawarin natin yung sarili natin kung bakit tayo dumaan sa mga ganung kumbaga ng panahon na tayo'y nasasaktan. To forgive themselves for their own sin, for judging God. Ano ipapahingi mo ng ano patatawarin mo sa sarili mo? For their own sin, yung kasalanan na gawa natin, nakasakit tayo, nanlait tayo, nag-disobey tayo, hindi natin nirespeto magulang natin, gumanti tayo, hingi daw natin, patawarin daw natin yung sarili natin dun sa negative na response na ginawa natin. For judging God, patawarin mo rin yung sarili mo na ginudge mo ang Diyos. Wala kang kwentang Diyos. Hindi ka totoo. Kala ko ba may Diyos?
judging God yan eh. Kailangan mo rin patawarin ang sarili mo. At i-confess yan at patawarin ang sarili mo. And last, to overcome the resentment they have towards God. Diba? May resentment, may tampo ka kay Lord. Bisa sumasama loob natin kay Lord, totoo lang. So, kailangan mo rin i-confess yan, Lord, nagtampo ko sa'yo, sumama yung loob ko, Lord. Sorry, Lord, patawad po. At kung hindi kita naunawaan nun, ginudge kita, Lord, hindi kita naunawaan, Lord. Ay, Lord, Lord. Ang Diyos hindi nagkasala kahit kailan. Pero bakit kailangan natin minsan patawarin ng Diyos? Hindi kasi natin minsan nauunawaan yung ginagawa niya. May mga anak, may samaan loob kay Lord. Bakit? Kinuha ng maaga ang magulang. Kinuha ang asawa ng mga, di ba? Pag yung mga namatayan, mga anak na namatayan ng magulang, na bata pa, namatay na, yung mga asawa nila namatay na, may sama ng loob ka kay Lord. Diba? Kaya ang tingin mo, parang ang Diyos nagkasala sa'yo. Ba't kinuha mo agad ang magulang ko? Ba't kinuha mo agad ang anak ko? Bakit kinuha mo agad, Lord? Ba't namatay agad ng maaga yung asawa ko? Diba? Mayroon kang sama ng loob kay Lord. Kaya ang alam mo, pag may sama ka ng loob sa ang tao, alam mo na may ginawa siyang hindi maganda sa'yo. Si Lord, walang ginawang mang hindi maganda sa atin. Pero bakit kailangan natin siyang patawarin? Kasi sumama loob mo sa kanya sa pagkuha sa magulang mo, sa ang pamilya mo hindi buo, ang pamilya mo hindi mayaman, ang pamilya mo maraming problema at pagsubok, ang pamilya mo nasa ilalim ng sumpa. Sumasama loob natin kay Lord, bagamat wala siyang kasalanan, para marilis ka sa sama ng loob mo sa Diyos, kailangan irilis mo rin, Lord, for I pinatatawad kita dahil meron ka mga action, may ginawa ka na hindi ko po maunawaan, Lord, sumama po ang loob ko sa iyo. Hindi natin mauunawaan ng Diyos, pero hindi natin pwedeng questionin yung ginagawa niya. Pero ang reality na sumasama ang loob natin sa Kanya. Diba? For judging or misjudging God. Some people feel great relief when they can say, I forgive you, God. At that time, it is not wise to preach that it's blasphemy to forgive God because He does not sin. We agree that God does not sin. But this is a heart issue. We met people where they are, it is the child's heart in us that cries out, why did you let this happen? Resentment against God is universal. Hindi blasphemy yun na ang binipreach mo na ang Diyos ay nagkasala. Wala siyang kasalanan. Pero bakit kailang para marilis ka lang dun sa sama ng loob mo kay Lord? Bakit ganito buhay namin? Bakit kinuha mo yung magulang ko ng maaga? Hindi, lumaki ko walang magulang. Bakit Panginoon ganito ang nangyari? Bakit ako na-rape? Bakit ako nasaktan? Bakit ako iniwanan ng asawa ko? Bakit mo pinahintulot, Panginoon? Bakit alam ko? Akala ko ba makapangyarihan ko? Akala ko ba may magagawa ka? Lahat ng question at sama ng loob mo kay Lord para marilis ka dyan. Kailangan mo sabihin, Lord, I forgive you. Kasi decision yun ng Diyos na bilang tao, hindi natin di ba? Hindi natin maintindihan si Lord. Bakit ang bata namamatay na ganun? Bakit nasagasaan? Bakit na aksidente? Bakit kala ko ba, Lord, ikaw ang nag-iingat? Di ba? Hindi natin kayang unawain si Lord. Kaya lang, pinapahintulot niya o nangyari. Hindi man niya pinahintulot, nangyari. Kaya mo unawain, hindi mo maunawaan. Kaya nagsumasama loob mo kay Lord. So, para marilis ka dyan. Hindi naman ibig sabihin, hindi naman lahat ng taong nanakit sa'yo, totoong sinasadya. May mga taong nasaktan ka, pero hindi niya sinasadyang nasaktan ka. Sinasaktan ka, di ba? Hindi naman lahat ng taong gumawa ng kasalanan sa'yo, sinasadya. May mga taong gumawa ng kasalanan sa'yo, hindi sinasadya. Pero nasaktan ka. So, kailangan mo rin silang patawarin. Bagamat, hindi ko alam na nasaktan kita. Ay, biro lang, hindi ko alam na ganun. O, di ba? O, ganun din si Lord. Wala siyang kasalanan. Pero, bakit natin siya kailangan patawarin? Kasi hindi natin kayang unawain yung mga ginagawa niya na hindi rin natin pwedeng questionin kasi siya ang Diyos. Makapangyarihan. Para lang issues of the heart, marilis ka sa nararamdaman mo sa Kanya. Amen po. Tayong lahat yung muko, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Patuloy yung proseso ng healing, Lord. Gusto mo, Lord God, ay patuloy naming maranasan. Huwag naming ikumpara yung healing process na ginagawa mo sa iba kaysa sa amin. We are a unique individuals. Hindi namin pwedeng ikumpara lagi yung sarili namin sa iba. Huwag namin ikumpara yung tagumpay ng iba sa tagumpay namin. Huwag namin ikumpara, Lord God, yung response sa iba sa response namin. Huwag namin ikumpara ang sarili namin sa iba, Lord. Magkakaiba kami.
Iba-iba ang dealing mo. Iba-iba ang journey namin. Iba-iba ang takbuhin namin, Lord God. Hindi namin dapat ikumpara anuman ang pinagdadaanan ng iba sa pinagdadaanan namin. Anuman ang tagumpay ng iba sa tagumpay namin. Hindi kami pwedeng magmalaki, Panginoon, na bakit ako nakaya ko? Bakit ako naging mabuting anak kahit masamang magulang? Ba't ikaw ganyan ka? Hindi kami pwedeng humusga, Panginoon. Kasi individually, iba ang dealing mo sa amin, Panginoon. Kaya Lord, walang formula, Panginoon, sa healing process. Isa lang, yung pagkilos ng Espiritu Santo sa puso namin. Kaya banal na Espiritu, ilid mo kami upang ang complete healing, inner healing, maranasan po namin. Yung issues of the heart namin, Lord God, madil ng tama, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Lord, salamat po. Bigyan mo kami ng kakayang i-confess kung kailangan. Bigyan mo kami ng karunungan at kakayanan kung ano dapat gawin para yung mga issues of the heart namin na nakatago ng matagal, Lord God. Para ma-heal kami, Lord, bigyan mo kami ng karunungan. Kausapin mo kami, Lord God. Turuan mo kami kung anong gagawin. Gusto namin gumaling sa innerly, sa inside namin, Lord. Lord, gusto namin gumaling yung mga issues of the heart namin, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon. Yung healing process, Father God. Turuan mo kami, Lord, yung true repentance, true confession, Father God, and true forgiveness, Lord God. Ang ilagay mo at ituro mo po sa amin. Marami pong salamat. Gusto po namin gumaling. At alam namin yung iba biglaan, yung iba proseso. Hindi kami dapat gumaya sa iba. Huwag kaming maingkit, Lord God. Basta alam namin, pinapagaling mo kami, Panginoon, sa mga issues of the heart namin, Father God. Marami pong salamat. Dinideklara na po namin ang kagalingan, inner healing, Panginoon, ay maranasan po ng bawat individual, Panginoon. Salamat po, Ama. Inatas ko sa iso oras na ito ang mga prayer request ng aming kapatid, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Father God, kay Dorina Galad, Lord God. Patuloy namin siyang itinataas sa iyo, Lord God. Lord, yung dalangin po namin, Father God, yung buong flat na iniistayan niya sa Riyadh, Panginoon, cover it by the blood of Jesus. At anuman po, Panginoon, espiritu o mga bagay na ginagawa ng kaaway, Panginoon, sa lugar na iyon, inaalisan namin ang karapatan, Lord. Isugo mo ang libo-libo mong anghel at dalangin ko ang lugar na iyon, balutan mo ng kapangyarihan mo. Ganun din po yung favor na hinihingi niya na sa November, makauwi na po siya. Kaya in Jesus name, lahat ng hadlang na gagawin ng kaaway o mga bagay, Panginoon, Father God, upang ang kanyang pag-uwi ay mahadlangan, inaalisan po namin ang karapatan at dinideklara namin yung favor na sa November, in Jesus name, may makauwi po ang aking kapatid, Father God. Salamat po. Ganun din po kay Grace Gano, Panginoon. Dinideklara po namin ng no negative effect or reaction, Panginoon, yung vaccine, Panginoon, na kanyang tatanggapin o tinanggap, Father God. Lord, salamat sa malakas na resistensya ng kanyang katawan at good health, Panginoon, Father God, in Jesus name. Ganun din po si May Ann Balduesa, Panginoon, Father God, at ang kanyang mga anak, Lord God, dinideklara namin no negative effects and reaction, Panginoon, yung vaccine na kanyang tatanggapin, Father God, o kanilang tinanggap, Father God, malakas na pangangatawan, good health at malakas na resistensya, dinideklara ko sa kanila in Jesus name, Father God. Ganun din po, Father God, si Susan Hernandez, Lord God, at ang kanyang kapatid na ngayon ay bumabiyahe patungo, Panginoon, sa Nueva Ecija. Dalangin po namin yung covering ng banal mong dugo, yung protection mo, Panginoon, Father God. Ihatid mo sila na maluwalhati sa lugar, sa kanilang mga kamag-anak sa lugar na yun, Lord God, at ibalik sa alabang na nasa maayos na kalagayan. Salamat sa protection at covering ng banal mong dugo sa kanila. At dadatnan po nila ang kanilang mga mahal sa buhay na nasa maayos din kalagayan at nasa pag-iingat mo, Lord God. Lord, salamat din po sa healing miracle ni William Navarro Jr., Father God. Hindi kami magsasawang ideklara, Panginoon, biyaya, kahabagan mo po ang batang ito, Lord. Maranasan niya yung biyaya mo, Ama, yung malaking bukol sa utak niya, Panginoon, estudyante ni Ma'am Michelle, Father God. Dinideklara namin yung healing and miracle, Lord God. Kahabagan mo po ang batang ito. Biyaya mo, Lord, ang maranasan niya in Jesus name. Lord, ganin po si Clarice Arihona, Panginoon, na may sis sa breast, Lord God. Dinideklara po namin ang healing at miracle, Father God. Iunat mong yung kamay at sa yung mga latay, dinideklara namin ang kagalingan nila sa pangalan ni Jesus. Lord, ikaw ang Diyos na hindi nagsasawang gumawa ng himala. Lord, ganin po, Panginoon, Father God, si Lorna Llanera Lariosa, Panginoon, Father God, ngayon ay nandun pa rin sa ICU, Lord God. Lord, hindi ka namin pwedeng questionin. Basta, Lord, patuloy kaming nananampalataya. Patuloy naming ididiklara at hindi po
kami magsasawang ideklara, ikaw ang dakilang manggagamot. Salamat po Panginoon sa healing, sa miracle Lord God, sa iyong mga latay, nagkaroon ng kagalingan ng aking mga kapatid. Salamat Lord, biyaya mo Lord, kahabagan mo po ang mga kapatid namin ito na nasa banig ng karamdaman Father God. Lord, yung biyaya mo'y patuloy nilang maranasan. Lord, salamat din sa answered prayer ni Jet Galad, Panginoon, completely healed na po siya. Konting-konti na lang po yung mga masamang pakiramdam. Pero yun namin dinideklara, Lord, yung complete healing, complete recovery, Panginoon, sa aming kapatid. Salamat sa answered prayer ni Minda Orola, Lord. Completely healed na po siya, Lord. Salamat po sa malusog na pangangatawan at patuloy naming dalangin mahaba pang buhay, Father God. Sa mga birthday celebrant, Lord, si Jean Taborete, Panginoon, na ngayon ay nasa Taiwan. Lord, salamat kay Matt, Lord, anak ni Gemma Durilag Edora, Lord, na nag-birthday, Father God. Happy birthday kay Joy Anchua Salonga, Grace Anchua Salonga, Panginoon, na magkambal, Panginoon, nag-celebrate ng birthday, Lord. Nakikigala kami, Lord, sa kanilang mga karawan. Ginagdag na isang taon sa buhay nila, Lord. Marami pang birthday, long life, good health, protection, answered prayer, Lord God. Pagpalain mong bawat hawakan ng kanilang kamay, maganap ang plano mo po sa kanilang mga buhay, lalo silang lumalim sa pakikipagrelasyon sa iyo. At kung hindi pa sila nakakakilala, Lord God, salamat po sa kanilang kaligtasan. Sa gabing ito, salamat sa proseso ng healing sa buhay ng aking mga issues of the heart. Salamat sa proseso ng healing na ginagawa mo, Lord God, sa aking mga kapatid. Ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sa presensya mo, Panginoong Jesus, hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Panginoong Jesus,
presensya mo. Sa presensya mo.